Ay, huwag na natin pag-usapan yung away-away na yan. Habang hinihintay namin mga katubag dito si Ate Malu, kasi Ate Elsa, pag kasi yung lugar ni Ate Elsa, maputik ngayon kasi maputik yung mag-ulan kagabi, grabe, tapos pupunta kahapon. Pupunta dito si Elsa? Pupunta po dito. Oo. Alis na po ako. Alis na kayo? Oo, bakit, bakit? Yun. Naimir na. What? Andito na si Ate Elsa. Oh. Merry, Merry Christmas. Hop, pera kagat ido. Mahal ba? Si Naimir na. Oh. Eto, palabas yata ito. Naimir na, good morning. Morning po, Ninong. Saan kayo? Napuntaposan ako doon sa church. Kay ano, Pastora Brenda? Opo. Wala man po dyan si Pastora. Ah, wala si Pastora? Nasa Lagoon po. Oh, nasa bahay nila. Opo, wala. Okay. Dyan si Ate Malu. Opo. Maano po sana ako ng sundang at maano-ano ako ng ano tawag itak. Dito, yung kawayan po. Itak yung panggamas. Hindi po, yung maputo lang ako ng mga kawayan. Putol ka ng kawayan. Opo. Wala. Ito si Ate Malu. Sakto, andito na yung mag-asawa. Good morning! Good morning po. Kumusta kuya? Kararating lang po, galing sa Pangangalakan. Uy, saktong-sakto, no? Kaya tsinimpuhan ko na magtatanghali na pa. Aram ko nandito na kayo. Opo. Tuloy na ba ako, pwede? Sige na po. At yung okay. Pangininong na ano, oh. Ha? Kaya matubig. Oo nga. Lanay. Oo. Kararating lang. Kararating lang? Opo. Oh, mahirap mga lakal pagka ganitong maulan, no? Pa, grabe. Oo. Mo to, matubig dyan. At least okay na yung motor niyo, no? Nabaguhan na. Hindi na yung isa. Oo. Oh, ito grabe to. Dito ka naghirap noon, ano? Ako naggana. Oo. At least ito napagawa mo na. Napagawa ko na ipalit ko na diyan sa. Naawa ko dito nung makita ko kayo minsan na nagda-drive ka, nagtutulak si Ate Malu. Kumisan, tumitiri. Pero at least, wala na. Dire-diretso nang hanap buhay ninyo. Malaking tulong din sa inyo, yung mga tulong-tulong, ano? Opo. Yung ating mga katawang at kaagapay abroad. Bakit din? Ano? Asan si Ate Malu? Alam po dyan, may binibili lang. Ah, may binibili lang. Hindi ka pa nakakatayong mag-solo, ano? Medyo nakakano naman. Kailangan na, ano? May tungkod ka, alalay, no? Kumusta na yung mga apo mo rito? Ay, nandun na po baka kinuha na ng mga... Kaya pa, tahimik na dito. Nanay nila. Mm-mm. Dami mo yatang gamit ngayon, no? Nagre-repair ka ba? Ano yung mga kinalakal? Mga napulot mo. Mga binili ko rin yan. Binili mo, tapos bebenta mo, ayusin. Ayusin. Ah, katulad niyan, ayusin mo yan. Ito po, ayos yan. Ayos yan. Yan oh. Ito, ayusin mo. Tapos bebenta mo? Bibenta ko man. Binibili kong 50, binibenta ko man 200. Oh, ay okay na yun. 150. No? Okay na yun, kaysa... Depende sa... Ano, kaysa wala. Sa klase ng gamit. Mm-hmm. Si Naimir na naman, natutuwa ako kahit paano, walang sakit, no? Okay. Try ko lang po yan kay Lord. Ha? Healthy lang po ang kalusugan ko. Kahit meron po, easy lang tayo kahit medyo nagdadaan sa atin ang Si kuya nga, Ramil. Ito, may kapansanan din siya. Na stroke ito, pero nagpupumilit din. Ha? Nung magtrabaho, di ba? Opo. Nung hindi ka na stroke, malaki ang kinikita mo. Ay, malaki ang kinikita ko. Purman ka sa construction, eh, no? Oo. One-two ang ano ko sa Maynila, ang rate ko. One-two? Araw-araw yun? Ngayon, nawala. Ngayon, wala. Siguro 200 na lang. Two na lang, hindi na wala lang, nang wala ng one. Wala na yung mga one. Ganun talaga. Ay, kumusta ka? Ate Malu? Dating pa lang po kami. Oo nga. Maluto na naman. Tsimpuhan ko na ganitong oras na tanghali na. Alam ko kung nangangalakal kayong dalawa. Kaya sabi ko medyo tanghali na. Umalis na kami. Oo. Kaya nagawa ko maluto mo na. Mamaya naman alas dos na. May money bag ka na. Talaga. Bisabihin may money. Alam ko ito si Ate Malu. Kapag may money bag, may money to. Pero pag wala, walang money. Pag walang pera, wala tong money bag.
Bariya. Tsaka parang malaki pati, parang bandel-bandel naman. Alam ko mga resibo 'yan. Oh, mga resibo 'yan. Resibo sa Kalaka, resibo sa Kuryente. Okay, okay. Wala na 'yung pera. Yung pala pag nakakuha kayo ng ganyan, na pwede pang ayusin ni Kuya Ramil, inaayos niya, binebenta. Ito, inaayos. Oo. Magkano? Ayan, binibili ko ng nasa Kalaka 150. 150 tong TV. Tapos bebenta mo nang kakalikutin pa namin 'yan. Ayusin mo pa 'yan. Ayusin. Tapos ayusin. Kapag may pyesa, oo. Marunong ka bang mag-ayos ng mga gamit? Ayos. Okay. Alam ko naman yung mga positive negative. Okay. Yan po ang kabarangay, sa kuhunan namin Kalaka, nagkapalitan na yung motor. Yung motor na lagi mong itinutulak, nakikita kayo po pa yung dalawa. Sa awa ng Diyos, kaya dito ako na lang sa Kalaka habang buhay namin. Magpasalamat kayo, una sa Diyos, pangalawa dun sa mga taong ginagamit niya, yung mga katuwang natin at kaagapay abroad. Kaya po sabi ko, maraming salamat po sa mga tumutulong sa akin, sa kasama. Ginagabayan ako sa anak buhay ko at tama. Dito ako natuto. Dito tama. Ako hindi na ako maisda kasi hindi walang nagihan dito, hindi uutangin. Sa isda kasi puro utang 'yun. Pag hindi mo naman pinautang, masama ugali mo. Nakakatakot pating maningil. Baka, sa akin. Hindi na uso ngayon 'yung maniningil kang ano, ha. Pag naniningil. Pagka wala sa mood 'yung sisingilin mo, kang maningil. Pag mag-asawa na, pag singil ako, singil ni hasa nang itak. Imagine, oh. Huwag ka nang tumuloy. Mag-ahasa ka ako ng itak. Kaya mahirap na magpapautang ngayon. Pag ikaw ay hindi nagpautang, masama ang ugali mo. Pag nagpautang ka naman, mahirapan kang maningil. O katulad yung hinahasaan ka ng itak. Sabi ko dahil, hindi ko alam. Matataga ka pa. Sabi ko, ako hindi na ako masingil. Ako naalangan, ako... Mataga ka. Kaya pinapalitas. Kaya mahirap talaga yung gano'n, ano? Yung magtindahan, maglako ng gano'n. Hindi maiwasan yung utang. Pag hindi ka naman nagpautang, masama ang ugali mo. Alam mo, sa panahon ngayon, pagka hindi ka nila nauuto, masama ugali mo. Pag uto-uto ka, mabuting tao ka sa kanila. Sabi. May mga demanding na tao, walang hindi ka magiging mabuti sa kanila kahit kailan. Kasi yung mga taong demanding, laging hingiin ang hingi. Pag hindi mo nabigyan isang beses, masama na ugali mo. Ganun talaga. Marami kang gamit, no? Opo, sa Kalaka lang sa po. Sa Kalaka, tumanggan ito. Oo, binibigay sa akin. Ito tapos, sa loob ka pa. Mayroon pa nga, nakita ko nga. Kabarang kayong papumbutaka, oh. Higa ah, ganun. Binigay, hiri-repress. Oh, ganda. Galing, ha? Marat papahinga. Hiri-repress ko lang yan. Oh, galing. Ay, ito, ganito din. Binigay din sa'yo. Hiri-repress mo din. Binibili ko lang yan ng 50. O talaga? Ba't hindi nila? Sabagay, hindi na uso ang repair ngayon. May mga ano na, eh. May mga ukay-ukay ng appliances, di ba? Kaya sabi ko, hindi na ako na... Magaling Japan. Japan surplus. Nga surplus. Kaya sabi ko... Nanay, meron na. Pa? Parang lumala yung ano mo. Alam po. Yung sugat mo sa paa. Hindi po. Hindi po. Okay. Magaling. Kailala na ron niya yan. Ha? Hindi po yan sugat. Hindi na, matuyo kung na. Kung saan po eh, sa Katagalan na din siya, kung saan eh, parang nagano yun yung balat. Okay. Parang nakapal na po yan sa... Nagpaig na po. Bakit naman, Kuya Ramil? Tawa ka ng tawa. ako natatawa ako dito kay Kuya Ramil. Basta pinag-uusapan si Neymir na tawa na ito ng tawa. Kasi hindi naman nga daw yan sugat. Ano yun? Gumaling na. Gumaling na. Yan po ba kang paig na ikubal? Paig na yung... Anong tawag doon? Yung parang yung sugat. Yung sugat. Yung sugat niya nangitim na. Nangitim na. Gumaling na. Parang kaldero kawali na nagkapula-pula na ng uling. Kinampula na. Oo. Eh, sabi ko. Dating maputi. Dating maputi. Ngayon, nang nilagay sa... Ngayon, maputim na. Maputim. Ganun po talaga, kabarangay. Oo nga. Kabarangay na. Tama naman. Hindi na ninong, ha? Kabarangay na. Tama naman. Kita yung ano nasa limitasyon lang ang biro ko kay Nanay Berna kasi ayoko na yung dating karawan niya yung nangyari dun sa sabi ko tama na yun. Nag-usap na kami ni JM dyan, nakakalimutan na. Kaya yung biro-biro nasa
tamang ano lang. Oh, wag na masyadong biro. Mm. Di ba, Kuya Ramil? Oh, kaya sinabi si Kuya Ramil, mabiro to eh. Sinabihan ko si Esperanza. Okay. Kuya Ramil, itong asawa mo, pag tumawa pati ito, sagad, hanggang buto. Wow. Mabuti po nga. Wala po siya ngayong umayos ang ano niya tumulir. Kaya nung una siya, kasi si Kuya Ramil, pagka tumatawa ito, inis na inis si Naimir na. Ngayon hindi naman na, ano, Kuya Ramil? Hindi na. Ay, wag dalawa ngayon. Hindi na. Ano? Friend na kayo, Naimir na. Ni Kuya Ramil. Very good. Okay naman. Ayos ang samahan namin. Magkakapit bahay, nagmamahalan, di ba? Nakalagay naman yan sa love your neighbor. Kumaluto akong ulam, mayroon siya. Oh, tama. Para ko na din nanay. Kapatid. Tama yun. Kaya sabi na... Si Naimir na naman, maswerte naman to kahit papaano kasi pensionada naman to. Opo. Diba? Opo. Pensionada naman. Oo, may pension ako. Oo. Habang nabubuhay ako, may pension. Kaya, kumbaga, hindi masyadong nakakapag-alala na si Naimir na walang makakain kasi may pension naman siya eh, no? Isang pensionada si Naimir na. Nagaantay nga po ako ngayon ng payout. Baka po mag-payout kami ngayon. Ngayong araw? Ngayon hindi po, yung ngayong buwan na ito. Ah, okay. Kung hindi, pag natapos ito ng October na ito, para nag-payout, baka po November na. Kasama na yung buwan ng December. Retroactive naman. Pinagsama-sama. At least pag nag-payout ka naman, mayaman ka na naman uli. Diba? Mayaman ka na naman uli. Pambili na naman po ng pangangailangan dyan sa bahay. Pambili ng pagkain lalo na, syempre. Wala ka mang sakit, wala ka mang maintenance. Wala kang maintenance, no? Sa high blood, wala ka. Meron po yung meron ka sa high blood? Okay. Pero meron sana po akong gustong bilhin pang mga gamot. Oo. So kung bumili ng gamot sa mata, yung Iberry. Katulad po nito, Opecacin. Panghilot-hilot. Opo, yung malaking Opecacin. Sige po, Nanay Mirna. Hayaan nyo, pagbalik ko, magdadala ako ng isang pitchil na Opecacin oil. Thank you, Lord. Thank you, Lord. isang pitchil. Isang pitchin. Para masaya. Ang Pasko ay masaya. Oo, tama. Mahalan. Nasaya mo? alam mo, may kasabihan tayo, Ate Malu, Kuya Ramil, may pera sa basura. Meron akong kakilala, driver sa jeep. Kihirap lang sila dati. Ngayon, may dalawang bahay ng pagkalalaki. Pero sa compound nila, andun pa rin yung mga kalakal, andun pa rin yung mga basura, yung pa rin nahanap buhay nila. Hindi na huler ang gamit nila, truck na. Oo, truck na, hinahakot from Daet to Manila yata o kung saan. Ganun. Mahal niya yung kalakal kasi dun sila nagyaman. Oo, kaya tuloy nyo lang yan. Tama yun, wag na kayo doon sa isda, utangin lang yan, makakakuha lang kayo ng kahaway. Kaya po nga sabi ko, Mas maganda yung sa kalakal talaga. Oo. Pero pag mayaman naman na kayo, alalahanin nyo naman si Naimir na. Ay, hindi po. Kaya ngayon lang po nga, hindi namin makalimutan hambang buhay pa si Naimir na. Ay, matagal po. Mga 50 years pa yan si Naimir na dito, kapitbahay nyo. Ano pa po ngayon, mapinsyon pa yun siyang 100, yung 100 ang edad. Ay, hindi ko na yun abutin. Hindi mo nabutin yun? Si Nanay Bena. Ayaw mo na nun? Hindi sa ayaw. Kung gugustuhin ng Panginoon Diyos, aabutin. Ayun. Pero pag hindi na ginusto ng Panginoon Diyos, Oo naman. Kaya wag kang magsalita na hindi mo na aabutin. Habang nabubuhay, may pag-asa. Lagi mong ilagay sa isip mo, mind setting kumbaga, naabutin mo yun, inaabot nga nila. Di aabutin mo din yun, di ba? Sa ano lang po ng Panginoon Diyos? Kaya nga. Sa kalooban ng Panginoon Diyos. Basta, lagi ka lang magpapakabait, huwag ka nang mag-aaway ng kapitbahay. Hindi naman po ako nang-aaway. Na-aaway ko ba ito? Hindi ko yan inaaway. Mahal ko po yan, okay, mga no, yan. Huwag ka nang mag-aaway ng tindahan.
Hindi mo po ako nangaawin tindahan. Oh, Kuya Batik, natawa mga tawa ni Kuya Ramil. Tindahan yun. Mamaya pag sinabi kong nangaawin ng tindahan, malutong yung tawa ni Kuya Ramil. Wala ka nang inaaway, ano? Sabi, pag inaawin kong tindahan, imbis na papautangin ako, hindi na ako papautangin. Ayun nga daw eh. Inaaway mo nga daw, kaya hindi ka na pinautang. Mas maganda ka pa rin yung inaaway at tindahan kasi ning tuwan-tuwa yung may tindahan. Bakit? Kasi hindi na siya makakaulit eh. Sabi, may rason na siya para hindi pa utangin. May rason na yung tindahan eh. Mambira. May tama ito si Kuya Ramil. Sabi ko, bakit ba palaging naririnig ko na lang na sasabihin, ay, asama ng ugali mo, kaya ka pa maraming kaaway. Bakit, sino ba ang mga kaaway ko? Hindi ko naman sila kilala, hindi ko naman sila nakikita, hindi ko naman sila minumura. Bakit marami akong kaaway? Oh, yun ang tanong ko. Hindi ko naman sila kilala, hindi ko naman sila nakikita, hindi ko naman sila minumura. Oh, paano ko sila naging kaaway? Kuya Ramil kasi, iba ang tawa, malutong lagi. Alam ang diferensya doon, siya rin ang mga kapagwando na ito. Ano? Siya rin ang mga kapagsulusun sa sarili. Ganun. Siguro, yung tanong niya, siya rin makakasagot? Okay, ganun. Isipin niya kung kapat. Sabi ko nga, inano ko na yan siguro, sila ang may gustong akong kaaway. Ayun. Inano ko na yan? Sa mind ko. Inisip na niya. Isipin mo. Siguro, sila ang gusto akong kaaway. Ayun. Ay, huwag na natin pag-usapan yung away-away na yan. Habang inihintay namin mga katubag dito si Ate Malu, si Ate Elsa, pag kasi yung lugar ni Ate Elsa, maputik ngayon kasi maputik yung ulan kagabi, grabe, tapos pupunta kahapon. Pupunta dito si Elsa? Pupunta po dito. Alis na po ako. Alis na kayo? Oo. Bakit? Tama yun, oo. Ba't ka kasi alis? Kasi para hindi kayo magkaabot. Ba't ka alis? Magkaaway ba kayo? O yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Sabi mo wala kang kaaway. Tapos ngayon si Ate Elsa, hipag mo. Hindi po ako ang nakiaway. Oo. Sa kanya po galing ang away. Naging ano namin. Sa kanya galing. Hindi naman ako nakikipag-away. Sa kanya nang galing. Sasabihan niya, tinanong niya ako. Oo. Anong edad mo na? Sabi ko 69. Anong pag pumasok yung bunganga niya, anong sabi niya? Ay, di gagamit ka na ng pampers. O sa kanyang bunganga nang galing. Yung akala ko baga, huwag nang pag-usapan 'yun. Tapos na 'yun. Oo. Fast forward na 'yon. Sinasabi ko lang po 'yung okay. Hindi mo po na kung move on na tayo. Magpatawaran na pinatawad mo na rin si Ate Malu. Patawarin mo na rin 'yung hipag mo, 'di ba? Kasi sabi mo kasi wala kang kaaway na kapitbahay. Tapos ngayon galit ka ngayon kay Ate Elsa, hipag mo pa 'yon, asawa ng kapatid mo. Ninong, sa totoo lang po, palagi namang ganyan. Oo. Ninong, sawa na ako, pagod na ako. Oo. Yan po ang sagot ko. Anong masasabi mo at Kuya Ramil? Pagod na ako? Pagod na raw siya. Pagpagod na, magpahinga. Pagod na ako, sawa na ako. Mga pangrimati talaga yung... Yung pag napapagod ka, magpahinga. Huwag pahinga yun. Mga pangrimati ang advice talaga ni Kuya Ramil. Sabi ni Pastora, Huwag mo na nanay niya nang intindihin. Ganon. O kaya ngayon po, para ako makaiwas, hindi ko na iintindihin. Ganon ang dapat umiwas para walang, dapat nang patawaran. Tama si Ate Malo, na yung meron. Araw ng Pasko, magmahal. Malapit ng Pasko, ilang, parang 70 days na lang yata. Dalawang buwan na lang. 70 days na lang yata, ako Pasko na. Ako eh, pagod na. Matapos na. Pagod na ako. Mag-advise na naman dyan si Kuya Ramil, pagpagod ka na. Anong advice mo? Pagod na, ay di magparapahinga. Magpahinga na? Parapahinga ko. Anong klase ng pahinga? Depende sa pahinga. Depende sa pahinga. Maraming kahulugan yung pahinga na. Siya man maisip nun, kasi dalawang klase yun. Pahingang habang buhay? Ang sa akin, pahinga lang. Pahinga lang daw. Magpapagod, magpahinga. Umapahinga habang buhay, pahingang... Tama naman. Tama. May tama si Kuya Ramil. Relax. Kapag ka walang mga kaaway,
maluwag ang biyaya. Maraming biyayang dumarating. May tama ba ako doon, Ate Malu? May tama po. Malaki oh. Po ang tama. At dahil wala kang kaaway na kapitbahay, biyaya na naman. Ay, salamat oh. Biyaya. Napakabait ni Lord at na si biyaya na barangay. Kamas ko na sa akin na ano. Oo. Agong pambili natin ng gamot mo saka ang... Oo nga pala, may maintenance din si Kuya Ramil. Oo. Oo. Ang ano nito, pang ano-ano natin sa eskwela. Mm-hmm. Ilan pa eskwela mo, Ate Malu? Apat po. Apat pa? Tatlo lang. Si grade 10, grade 7. Ay, kinuha na po ko parang kay si Kamban. Ah, kinuha na. Tahimik, oh. Tahimik kan, malikot yung dalawa ko. Sobrang kulit noon, dalawang yon. Masa nanay na. Masa na, Maynila na. So, nandito mga anak mo na lang? Tatlo na lang po. Tatlo na lang. Grade 5, grade 7, grade 10. Makulit. Mga anak mo yon, mga anak mo. Mga dala-dalaga. Okay. Makulit. Ay, yung ano, yung isang dalaga no na birthday ni Naimir na naglalakad na walang sapatos, walang chinelas. Yung po na binigyan na po ni Kuya Jay. May sapatos na, may chinelas. Oh, kawawa naman. Ay, ano na yung ano niya. Galing school, walang chinelas, naglalakad. Yung sapatos, may malaki na sa maliit na sapatos. So ngayon, meron ng sapatos yun. Mayroon na tapos. Nakabili man ako ng gulong na dalawa. Okay. Yan ang sinasabi ko. Parte ang dalagan. Once na mabuting tao kayo, hindi kayo nakakalimot sa Diyos, may mga darating na biyaya sa inyo. No? Tulad ngayon, meron kayong pambili ng gamot ni Kuya Ramil. Saka pang-alawan sa iskila. Para hindi ako magbigay. Yung pang-alawin na lang namin. Araw-araw. Pambili ng masarap na ulam. Ay, sabaw-sabaw. Makabili lang tayo ng yung irisda lang. Tapos may sabaw-sabaw. Huwag ka lang kakarni kasi lampay sa... Alam mo, tama ka, may sakit siya. Huwag mo nang intindihin yung karne. Mas mabuti pa yung gulay na permanente kaysa karne na paagi-agi. No, di ba? Kaya sabi ko, basta may sabaw-sabaw, okay na yun. Oo, tama. Yung ano, mahilig ako maggulay-gulay. Sabaw ng isda. Ayos na, siyan natin. Ayos na yun. Ayos na yung sabaw na yun. Mabili na lang tayong isda na ni Birna. Alin mo yung karneng padaan-daan. Yung karneng padaan-daan, mas okay na yung gulay na permanente. At least may padaan-daan. Sa mga susunod na buwan, yung daan-daan na yun, libo na yun. Oo. Di ba? Mabubuo na yun. Kaya tama ka na ni Birna. Nay Birna, andito na si Ate Elsa. Oo. Hop, pera kagat ido. Mahal mo. Pagdating mo. Pagdating mo. Ano muna daw? Ayaw ka. Relax si Nanay Mirna. Ayaw ka yatang makausap, makaharap ni Nanay Mirna at Elsa. Hoy, wala. Yung bag. Wala naman akong ginagawa kasalanan. Nakatanong ko. Ayaw naman na yung kinain ko nung birthday niya, iluwa ko. Para mawala yung galit niya. Wag mo nang biruin, hayaan mo na. Pasensyahan na lang po kayo. Hayaan mo na. Wag mo nang gunang bibiruin. Ganang bibiruin. Dinala mo yung bag daw. Oo. Ganito yan. Huwag mo na. Doon ka, Telsa. At masilaw doon. Oo. Nagamit ng anak ko. Oo. Yung bag pala na yun, Ate Elsa, kay Ashley yun, doon sa anak ng Tatay Jaime na tinutulungan namin sa basod. Nagkamali tayo. Wala naman kasi pangalan doon sa bag, ano? Wala, ano? Wala naman. Titingnan ko nga kung ano. Wala. Kasi nakadikit doon sa bag. Kaya nga, isang package lang yun, nandun lahat. Siyempre, yung akala mo din, na sa'yo lahat yun. Yung pala, yung pink na bag doon, para yun kay Ashley. Paano ba yun? Ginamit anong anak mo? Paano ba kayo? Yung pink na bag? Isa pa, dalawa siya. Ayan mo. Nanonood naman ngayon si Ma'am Christina kung ano ang mensahe niya. Message na lang yun sa akin. Ano? Gamit na pala ng anak mo. Nag-message ako ng isang araw doon sa account ng anak mo. Hindi nag-reply.
Baka kako iba na ang... 5-in iba na yata. O kaya nga eh. Kasi nagpalit yata yun ang ano ay... Ng account. Oo, at nasira po. O kaya nga hindi ko na... Eh, may kundi nagre-reply. Hindi na ha. Siguro kung na... natanggap niya yun na yung message ko, baka hindi niya nagamit yung bag. Ay grabe yung ulan kahapon o kagabi. Gaya baga po nung una nung pagsabi nga nung naiwan ba. Kaya nga, so gamit na nung anak mo. So yun ang problema natin. Nanonood naman ngayon si Ma'am Christina Baltasar. Yeah? Anyway, yun lang ang purpose ko, Ate Elsa. Tsaka may pinabibigay sa'yo dito. Ito, Ate Elsa. Oh, diyan mo daw ito. Oh, may pambila. Oo, bigay din yan ni Ma'am Christina. Thank you po, Ma'am Christina. Yun nga, sa'yo po, Kuya Efren. O, ano binili mo dun sa dollar mo? Ano po, Kuya Efren, pinag-ano ko ng baon. Sana ko, sa'yo po, anak. Ito, alam mo naman si Ma'am Christina. Grabe yun mag-ano sa kanyang mga tinutulong. Banta yun. Lagi na lang kung may pa-ano siya. Ba may wallet, may bag. Lagi kung may kung saan baga pa ipaakyat at pagpapinas. Kaya sabi niya, oo, unti-unti ingwe ito mama. Hindi ako mahal sa inyo ng 2,000. Okay. Kaya salamat naman at para hindi ako nag-iisip na malayo pa nag-ano na ako. Okay. So yun ha, dyan mo na ito. Bahala ka na dyan. Ano yan? Ang balikana naman ito, Kuya Efren. Parang kaliwa. Kaliwat kanan naman yung ang paa. Paano? Parehas itong kanan. Ha? Parehas kaliwa garo? Kanan. Parehas kanan. Ito yung laman ng bag din? Puso na yan ngayon. Sige nga, sukat mo ka. Parehong pa. Ayan, puso ba ganyan kaliwa? Puso na ngayon ngayon. Paano man yan? Hindi na. Parehas kaliwa? Oo. Parehas kanan? Parehas kanan? Ah, parehas kanan? Puso na yan ngayon. Kaya, puso talaga yan. Puso yan sa bata, Kuya Ramil. Kau talaga. Ang bira. Kuya Ramil, ha? Kau. So, ngayon? Hindi mo nagamit. Dahil parehas kanan. Kaya, ang ganda-ganda pati. Sayang. Sabi ko, wag ano, hanat baka. Ay, baka yung kabila lang. Hindi, ganito yan. Kaya yan ang magkapares na dalang yan. Kasi, ang dapat mabibigyan, yung putol yung isang paa, isa-isa lang. Dalawang putol? O, isa lang, isa lang. Isa. Dito lang sa kaliwang putol. Ang bir. Kaya pa mas nanay bir na sa'yo. Wag ka na lang mag-ano. Ito, reserve ito. Reserve ba ito? Pag na, ano na may paa, o, sige na. Alis na ako. Huwag yun ang biruin si Naimir na, ha? Ay, hindi na po. Ha? Bahala na po siya, basulit. Seryosohin nyo na yung tao, total, matanda naman. Oo, sige po, seryoso. Huwag nyo nang biruin. Iyaan nyo na. Abot-abotan mo na lang. Ay, inaabotan ko naman yan. Kahit hindi nahingi pag ako meron. Awat ko po anong nangyari na naman. Hindi ba yan ang biskulit? Kasi ganyan tumatanda na. Nagulat po ako. Sabi ko. Ginugulat ka man palagi. Ginugulat ako kung bakit anong nangyari. Ayan nga, ginugulat. Wala naman. Anong nangyari? Wala na dapat no. Ano ang sige na. Alis na ako. Bye-bye na. Salamat. Salamat. Pambiling gamot ni Agom. Kabili na naman kami ng kaya, ipapasalamat po ako ano, na pangsumpay sa nagbigay po si Ma'am Gutuman na sa Kagutuman. Papasalamat po akong malaki. Pagpalain po kayo ng aming ating Panginoon. Okay. Alis na ako. Kaya ako. Ingat po kayo. Meron naman akong pandugsong para sa 2 linggo na naman. Okay. Okay. Ate Elsa ha. Huwag nang masyadong biro kay Naimir na. Yan mo na at sipiran mo na yan. May stress yung matanda. Huwag na lang ano po, pasensya ano natin. Pasensyahan natin. Pasensya natin, araw bagang Pasko, dapat natin mahalin. Siguro po, ganyan po talaga ugali niya. May sumpo. Kasi siguro parating nagagalit kay si Naimir na kasi pag nadaan, di kayo mong isumidan. Hindi ko nga nakikita. Oh, sige na kayo talaga. Ay nako, oh, sige na, sige na. Oo, okay. Karamel, ingat ka lagi sa pagmamaneho mo, ha? Okay. Salamat! Mahaligay mo. Babay na. Maraming salamat po. Ay, may tayo ko. Ay, ganyan. Boyfriend, mahala na ito. Oo nga. Dalawang kanan. Dalawang kanan. Ang bihira. Tayo ko. Ado naman ako, ma.
Bakit ito? Usod lang ba nga yung usod yan? Puro kanan. Ay, buti na anak ko. Parang mahingi din po kami ni Agong sapatos ha, pamasko ha. Oo, oh, sige, hanap ako doon. Oh, ayaw na po ng sapatos. Sisi ko yung ganito lang. Hindi mo nakapagito na ano niya. Ay, yan. Binigay ko sa amin sa kalakal. Ako wala din kinila. Kasi hindi man ako mga... Hanggang sa bigay sapatos, marami akong sapatos. Ito ang pangaraw-araw na gamit. Baka kami pamasko. Sige na, sige na. Alis na ako. Babay na, babay. Bye-bye. Bye-bye. Alis na ako. Ha? Oh, bye-bye. Ingat kayo ha. Ingat ka. Ingat ka. Karena.